Naway ang bawat isa po ay nakatuon sa mensahe at sa mga talata sa Biblia sa umagang ito. Tunay nga na mabusog po tayo. Naway po, alisin lang po natin ang mga alalahanin natin sa buhay, mga kapatid, na nasa aming mga tahanan. Ganun din sa mga nanonood FB Live. Sa umaga pong ito, tunay nga na ang Panginoon na siyang nangungusap sa atin at laging nagpapaalala. Pag, sa ating pagpapatuloy sa ating tempo sa The Book of 1 John, nasa part 19 na po tayo ng ating pag-aaral. No? At mayroon po tayong passage na matatagpuan po sa 1 John chapter 3, verse 24. Samahan niyo lang po ako at sabayan niyo po ako sa pagbabasa sa 1 John chapter 3 verse 24. Kung mayroon po tayong mga Biblia, maging sa ating mga tahanan, maging sa aming mga kapatid, buksan po natin sa 1 John chapter 3 verse 24. The one who keeps his commandments abides in him, and he in him. We know by this that he abides in us by the Spirit whom he has given us. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, for this beautiful day, for this beautiful morning, na ikaw po ang siyang kasama namin, na ikaw po ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas, na ikaw po ang siyang mangunguna sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, wala po kaming ibang gagawin, kundi itaas ang iyong pangalan, kundi papurihan ng iyong pangalan, kundi sambahin ng iyong pangalan. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid, maging nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, o maging nanonood sa aming FB Live, O Lord. Bless your people, Father God. Dahil alam po namin, O Diyos, na ang pagpapala na magmumula sa iyo ay hindi kagaya ng pagpapalang maibibigay ng mundo. Kaya Lord, kami po ay naniniwala at nanampalataya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mayroong magagawa sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang iyong abang lingkod ay itago mo lamang sa iyong malawak na likuran, sa iyong makapangyarihang kamay, na mailathala at maibahagi ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ang aming itataas, papurihan, parangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating pagpapatuloy po, ang passage po natin ay sa 1 John chapter 3, verse 24. At meron pong title na The Spirit of Truth and the Spirit of Error. At meron po kayong makikita dyan sa inyong screen, mga kapatid, meron pong dalawang picture. At yung picture na yon ay pag tayo po ay pumupunta sa isang lugar na kung saan o sa bangko o sa establishmento na kung saan merong involved na mga malalaking pera o malalaking halaga. Pumapasok po doon. Meron pong dalawang bagay na dapat nating makita sa lugar na iyon. Ano po ba yung dalawang bagay na ating dapat makikita? Una po ay ang money detector. Money detector, it is a currency validator device, no? That determines whether a bill or a coin are genuine or counterfeit. Sa madaling sabi, ginagamit ito upang malaman natin ang totoo at hindi totoo. Yung totoong pira o yung peaking pira. Doon po sa pamamagitan ng money detector. At yung pangalawa, bank teller. Sila po yung mga taong ginagamit upang mag-handle day by day. Dahil ang kanilang buhay o ang kanilang trabaho ay umiikot lamang doon sa bangko. No? Sila po yung mga nagtatransact, mga financially, sa mga customers. At dapat din po maging maalam sila sa pagtukoy sa mga bills na kung saan ito ba ay totoo o ito ba ay piki. Yun po ang mahalaga. Saan? Sa pagtukoy po sa isang bagay na kung saan makatotohanan at hindi makatotohanan. No? Piki or totoo. Hindi po ba? At yung dalawang yun ay both are designed and skilled to detect
if a money is real or fake. That's the two things na ating makikita doon sa lugar na kung saan, which is a bank or establishment na kung saan may pumapasok na mga malalaking halaga na involved sa pera. Now, if we recap in our last week preaching to our pastor Job, no? Binigyan tayo ng ating pastor ng 3 puntos doon sa kanyang mensahe nung nakaraang linggo. Ano po ba yung 3 puntos na ating natutunan? Ang sabi po doon, tunay na nakikilala natin ang Diyos, no? Ay nakikitaan ng dakilang pag-ibig sa ating pamumuhay. Tayo ay umiibig hindi lang sa salita, kundi pati sa ating mga gawa. Yun po ang ating natutunan last week, no? Yung 3 puntos na ibinigay po sa atin ng ating pastor, yung unang puntos po, the definition of love. It is found in verse 16 in 1 John chapter 3. Second point na ibinigay sa atin ng ating pastor is the action of love. It is found in verses 17 to 19. And then the third thing is the manifestation of love. That's the 3 points na ibinahagi po sa atin ng ating pastor last week. And now, for our today's study po, we need to just like a money detector and a bank teller. Makita po natin kung ano ang buhay natin bilang isang money detector at isang bank teller. We learn how can we detect what is fake and who is fake. Among those who say that they belong to God, or we need to know who is not belong to God. And I have 2 points in this study in this morning. My first point is, abiding is obeying. It is found in verse 24a. The second point is, abiding is yielding. It is found in verses 24b. Now, let's start in abiding is obeying. Abiding is obeying, the one who keeps his commandments abides in him, and he in him. You see the text, brothers and sisters in Christ, the one who keeps. The word keeps in verb in Greek is tereo, which means to watch, to observe, to preserve, and to reserve. The word keeps and the word abides are both in present tense. Now, when we speak the word present tense, means it has a continuous effect and applies us even until today. Even in our Christian life today. No? Literally means referring to a person who is keeping the commandments and abiding Him. Who is that? No other than is Christ. Right? Christ Jesus is our Lord. Now, we see in Matthew chapter 27, verse 36, and sitting down, they began to keep watch over him there. Who is this character? The character of a guard. Yung mga guard, yung mga gwardiya, na kung saan nakatingin sila. That time when Jesus Christ is crucified at the cross. No? And sitting down, nakaupo lamang sila. Anong ginagawa nila? Binabantayan lamang nila ang ating Panginoong Hesukristo na nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. And that is work. To keep is to watch in action. Hindi lang tayo nanonood, but we need to make an action as a Christian. Meaning, there is an observation at work. How to observe when you are work? As a Christian, brothers and sisters in Christ, we need to observe our life
And we need to action what Jesus did to us. Jesus did to our life to become a new person. As a true Christian, there is a continuous action. Hindi tumitigil. The idea of keeping is to continuously observe, and it refers to continuous obedience. We need to continue our obedience to Christ. John referred to his commandments, which is written in. This is the primary and summary of all commandments. Why? Because in 1 John chapter 3, verse 23, this is said, "This is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another, just as he commanded us." And that's the preaching of our pastor last week. No? What is his commandment? The first commandment is that we believe in the name of his Son, Jesus Christ. Right? And the second is, we need to love one another, just as he commanded us. Let's see in John chapter 6, verse 29. Sabi niya, Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." Mga kapatid, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin, ang utos na ito ay naituro na ni Jesus. No? Bago pa isinulat ni Juan ang 1 John. No? Na ating matutunghayan at nakita natin doon sa John chapter 6, verse 29. "And I myself raised him up on the last day." Wow! Napakaliwanag po yan, mga kapatid. What is the will of the Father? Ang sabi niya na ang lahat ng nakakakita sa anak, no? Napakasarap, ay bibigyan niya ng alin? Ng buhay na walang hanggan at mubuhayin niya sa mga huling araw. Brothers and sisters in Christ, you are excited in this text? That if we see what Jesus did to us as a new Christian or as an old Christian, we need to remember our lives before and now when you are a Christian today. The second thing is to approve who he is. After you discern who he is, we need also to approve who he is. Paano mo ba siya tinanggap? O paano mo siya tatanggapin? Ngayong alam mo na kung ano ang kanyang karakter. As a son of God, he is a wise and wonderfully prepared for the work of salvation. Wow! Wise and wonderfully prepared for the work of salvation. Who is that? He is no other than is Jesus Christ himself. Third thing is to consent. To consent to who he is. Why? Paano mo siya binibigyan ng authority sa buhay mo, mga kapatid? Paano mo binibigyan ng authority ang ating Panginoon sa buhay mo bilang tagasunod niya? Binibigyan mo pa siya ng authority na ingatan kanya araw-araw? Binibigyan mo ba siya ng authority na talagang ang iyong kaisipan at ang iyong puso ay laging binabago? I know all of us, nararanasan po natin yan. No? Na araw-araw tayong binabago ng ating Panginoon. Why? Because mayroon siyang authority sa ating buhay. Ni kahit ayaw natin na bigyan siya ng authority, ang ating Panginoon ay mayroong authority na siya ang manguna sa ating buhay. Na siya ang magli-lead sa ating buhay. To consent to who he is,
is redeemer of our soul and recoverer unto God. Wow. Redeemer of our soul. Because we are all redeemed right now as a son of God. We need to keep this, brothers and sisters in Christ. We need to affirm that we are a true Christian, that we are a true believers in Christ. That's why we need to consent. And the fourth things is to trust in Him. Wow. Brothers and sisters in Christ, how you trust God? Are you trust Him 10% only? Are you trust Him 20% only? Or even 50%? You trust God. Or even 99%? Brothers and sisters in Christ, if you trust God, we need to trust fully. Fully rely on Him as our Savior. Dapat buong-buo. Wala dapat tayong ititira. Bakit? Kailangan nating sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Paano mo masunod kung ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon ay meron pang naiiwan o meron pang hindi ka kayang ibigay ng ipagkaloob sa ating Panginoon? Sa madaling sabi, na meron ka pang naiiwang bagay na hindi mo pa kayang isuko sa ating Panginoon. Yun yung katotohanan. At yung bagay na yon na kung saan makikita lamang natin sa mundong ating ginagalawan o makamundong bagay. At alam na po ninyo yon. Hindi ko na dapat banggitin. No? Pero kailangan, lalong-lalo na sa social media sa panahon natin ngayon. No? Ano ba? Ikaw ba ay fully trust to our God? Buong-buo ba ang tiwala mo sa ating Panginoon? Kapatid, ang apat na bagay na ito, to believe in the name of His Son, Jesus Christ. The four things is to discern, to approve, to consent, to trust Him. In Psalms chapter 9, verse 10, He said, "And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not abandoned those who seek you." Malinaw po yan, mga kapatid. As King David said, nananalig sa iyo. Ang sabi niya, Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong binibigo. Walang taong lumalapit sa ating Panginoon na nabibigo. Yan ang tandaan po natin, mga kapatid. Kung mayroon man tayong naririnig, sumapi ako dyan, dumulog ako dyan, kaya naging ganito ang buhay ko. Huwag po tayong maniniwala sa ganun. Dahil ang banggit dito, walang lumalapit sa ating Panginoon na nabibigo. Bakit? Napakaganda po ang ating Panginoon. At hindi po tumatanggi ang ating Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. You cannot believe that you don't discern, don't approve, don't consent, and don't trust. Bakit? Sa ating mga anak ng Diyos, malinaw, napakalinaw, paano natin nakukuha ang kaligtasan? Paano po natin nakukuha ang kaligtasan? Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tanging tagapagligtas ng ating mga buhay. Yan po ang katotohanan. Kaya yung apat na bagay na yun, mga kapatid, dapat taglay-taglay natin. Maliwanag naman sa atin na kung bakit sinabi natin na walang ibang daang kaligtasan. Bakit? Sa John 14:6, maliwanag po, no? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, siya lamang ang tanging daan at ang katotohanan. No? At ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Yan ang katotohanan. Kaya, sa oras na ito, mga kapatid, dapat na malaman natin why we need to believe in the name of His Son, Jesus Christ. That's it. What does it mean to love one another? No? If we finish the command,
of our Lord Jesus Christ to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and also to love one another. What does it mean? Base sa ating nakaraang pag-aaral, no? Na binigyan din ng ating pastor, the word forgiveness. Dito rin po natin makikita kung talagang sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mapapansin po ninyo, o babalikan po natin sa 1 John chapter 3, verse 10 to 15, the imperative of love. Yun po ang mensahe po ng ating, kung hindi po ako nakakamali, ang ating pastor po ang siyang nagmensahe po nito. The imperative of love sa 1 John, sa John chapter 3, 1 John chapter 3, 10 to 15, no? Hindi ko na po basahin lahat ng verse na yan. Pero dapat makita natin kung ano po ang katuruan doon, no? Makikita po natin yung dalawang bagay. O yung bagay na kung saan nagiging opposite sa love. No? The opposite of love is hate. Hate or anger. Yun po yung nakikita natin doon. And the highest form of anger is murder. Murder po mga kapatid. The highest rate of, the highest form of anger is murder. Just like, sino ang nakikita nyo sa karakter sa mga Biblia? Even sa Old Testament, no? If napag-aralan na natin ito sa Old Testament, sino ang pinakauna-unahang gumawa nito? No? Just like Cain, brothers and sisters in Christ. He did not have a loving character because his anger to his brother led him to killing his own brother. You know that? You see that? He was evil because of his action. What is his action? He murdered his brother. No? There was no love because there was no forgiveness, only jealousy and anger. Brothers and sisters in Christ, if the anger in your life is nananatili, brothers and sisters in Christ, hindi mo makikita ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon, Hesukristo. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos na ang pag-ibig ay hindi niya ipinagkakaloob sa mga taong mabubuti o sa atin. Lagi po nating tandaan yan. Hindi niya ipinagkakaloob ang pag-ibig sa atin o sa mga mabubuting tao o sa mga kasundo natin. Bakit? Tunghayan po natin ang sabi sa book of Matthew, chapter 5, verse 43 to 44. Ano ang banggit doon? O ano ang sabi doon? Kung ating mababasa, ang sabi lamang doon ay, ang maging ang ating mga kaaway ay dapat nating ibigin. Gaano po kabigat yon bilang isang tao? No? Bilang isang lingkod ng Diyos, magagawa po kaya natin to? At nagsisimula tayong umibig sa ating mga kaaway sa pamamagitan ng alin? Sa mensahe na ating pastor, sa mga nakalipas, sa pamamagitan ng forgiveness. Right? Forgiveness to our fellow Christian, even to our fellow men na hindi Kristiyano. No? We need to forgive them. Sabihin natin, ay, Brad, hindi naman ako nakakagawa ng pagkakamali. Wala naman akong kaaway. Tingnan mo ang iyong sarili, kapatid. Baka nagiging kaaway mo na ang iyong sarili. Bakit? Pansinin po natin. Ang sabi sa Matthew chapter 4, chapter 6, verse 14, "For if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you." That's the work of the Lord. Ano ang sabi? Once na nagpapatawad ka sa iyong kapwa, ang iyong amang nasa langit ay patatawarin ka rin
Saan? Sa lahat ng iyong pagsasalangsang, sa lahat ng iyong katamaran, sa lahat ng iyong pagkakamali, ilalo na sa iyong pagkakasala, ang ating Panginoon ay laging nakahandang magpatawad. Yan po ang katotohanan. Pangalawa, yung sacrifice. The last week message of our pastor also. Sacrifice in 1 John chapter 3, verse 16 to 23. The title of that is The Outworking of Love. At sa lahat ng verse na yan, sa verse 16 to 23, makikita po natin sa 1 John, pag atin pong binabasa, napakarami po nating mapag-aaralan dyan. Ano po yung mapag-aaralan natin dyan? The best example of love that we can take from the entire course of the Bible is the example of who is? Christ. The example of Christ. That's the love of God. It was sacrifice that perfectly manifested the love of the Father to us. Wow. That's the love of God. Also the love as of now. As we are the children of God, we need to see what Jesus Christ did to us. What the love of God to us. Ano pa ang ibinahagi sa atin ng ating pastor last week? Ipinakita lamang doon. Ipinakita din po ng ating pastor doon sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 25 to 37. What is the story of the Good Samaritan? No? The story of the Good Samaritan na kung saan makikita natin ang tunay na pag-ibig saan? Sa pagpananatili natin sa batas. Yun ay legalismo. No? Kung di ito ay nakikita kung paano natin minamahal ang ating kapwa, kung paano tayo nagpapakita ng kagandahang loob sa kanila. Pansinin po ninyo ang storya na yon, mga kapatid. Napakarami pong mga taong dumaan. No? Dinadaanan lang. No? Yung taong nakahandusay. Pero mayroong isang talagang tumigil at tumulong. Kaya nga napakahirap, mga kapatid. If we say, oy, kawawa ang aking kapwa. Pag hindi mo naman tinulungan, the useless dead. Walang works. Kaya nga dapat makita natin sa ating buhay na kung paano ang kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay sa atin, so ganun din ang dapat natin gawin. No? Ang kagandahang loob ng ating Panginoon na nasa atin, ganun din ibahagi natin sa ating kapwa. No? The outworking of love. In Matthew chapter 5, verse 23 to 24, what he said, therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Napakaliwanag po, mga kapatid. Pag ito'y nangyari sa ating buhay na kung saan meron kang hindi napagkasundo o hindi mo nakasundo na isang kapatid mo, at nandun yung desire mo na mag-offer ka sa ating Panginoon, lumapit ka sa ating Panginoon, andun yung desire mo, hindi tayo katanggap-tanggap pag ganun po ang ginawa natin, na hindi muna natin na-reconcile ang ating kapatid or ang ating brothers bago tayo mag-offer sa ating Panginoon. Yun po. Kung makikita po ninyo sa inyong screen, meron pong cross na nakalagay dyan. Sa cross po, sa ibabaw, ang nakasulat is God. Sa ilalim, man. And then sa magkabilang gilid, sa kaliwa at sa kanan, man nakalagay. At may nakalagay po na believe dun sa gitnang pataas. Dun sa gitnang pahalang, nakalagay yung love. Bakit po? From man, then you believe to God. If you believe in God, you see your heart, you know how to love your brother. Kung paano mo mamahalin ngayon ang iyong kapwa. Bakit?
It is man to man. Wow. Yung pagmamahal na yun ay nagmumula ba sa Diyos? Opo. Bakit? Dahil ikaw ay naniniwala. No? Believing to His Son, Jesus Christ, that He is our Savior. That's the right thing to do as a man right now, brothers and sisters in Christ. Paano puhin natin ang ating Panginoon? No? Ang command of God sum up at the cross. Right? Kung paanohin natin sa dalawang bahagi ang sampung utos ng Diyos, pansinin po natin sa the book of Exodus chapter 20, paano ba natin ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo sa New Testament? Ang una hanggang ika-apat, ano ang banggit doon? Ang kautusan ukol sa ating relasyon sa ating Panginoon. Yun po ang nakikita natin, ang makikita dapat natin. At ang panglima hanggang pangsampo ay ang relasyon natin sa bawat isa or sa ating kapwa. Oh, meron po ba tayong relasyon ng ganun, mga kapatid? Nakagaya ng ating Panginoon na may ibahagi rin natin sa ating kapwa. Napakasarap. Ngayon, dito rin umiikot ang kautosang itinuturo ni Jesus sa bagong tipan. Pansinin po natin, mga kapatid. Believing, loving and obeying, pictured in the Epistle of John. And that is the first John. These three are the major manifestation or evidence of defining true salvation. What is the three? Believing, loving and obeying. Ibinahagi rin ito ng ating pastor last week, no? Kung atin pong matatandaan, no? Hindi tayo maaaring maniwala kay Jesus habang kinamumuhian natin ang ating kapwa. Yan ang katotohanan. At kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, naniniwala ka ba o naniniwala ba tayo na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo? Masusubok din yan sa buhay mo. Bakit? Pansinin po ninyo, pag ikaw ay nagulat, pag ikaw ay nabigla, ano ang nasasambit mo? Mga kapatid, pag hindi pa buo ang pagsuko mo sa ating Panginoon, pag hindi pa buo ang paniniwala mo sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, maaring may masasambit kang hindi maganda. Pag ikaw ay nagugulat, pag ikaw ay nabibigla, yan po ang katotohanan. Napakaraming mga Kristiyanong ganun. Matagal na sa pananampalataya, matagal na sa paglilingkod ng Diyos, ngunit masusubok ang kanyang pananampalataya pag siya ay nabigla, pag siya ay nagulat. Napansin niyo po ba yun? No? Meron po ba kayong kilala? O meron po ba kayong nakikitang ganong Kristiyano? Now, if we see the principle of abiding, we found, saan po natin matatagpuan ang principle of abiding, mga kapatid? Matatagpuan lamang natin ito sa John chapter 15. No? Kung inyo pong pag-aralan ang inyong sarili-sariling Bible. No? Sa John 15, ang panggit doon, no? Who is the true vine? No? And who is the vine dresser? No? And lalo na doon sa verse 7, ang banggit, if you remain in me, and my words remains in you. That's the word of God. Wow. Our vine is our Lord Jesus Christ, and we are the branches. We need to stay strong in faith to our Lord Jesus Christ, brothers and sisters in Christ. Abides in Him, and He in Him. Obedience is linked to abiding. Love is evidence that we are in God, and God is in us. That's the love. That's the evidence of love. The one who truly abides in Jesus is the one who believes in Him. Brothers and sisters in Christ, if you are truly abides in Jesus, you are truly believes in Him. That's the point that what is the text say to us. Love one another and obeying His command. No? This is the one who keeps Him commandments. Wow!
brothers and sisters in Christ, if we keep His commandments every day in our life, we are a true children of God. We are a true followers of Christ. The one who does not keep God's commandments does not have the ground of confidence that he abides in Jesus. Makikita natin. Di ba? Makikita natin doon pa lang kung ano ang titulo natin. No? The spirit of truth and the spirit of error. The true Christian, if we abide in Him, we are abide in Him. Brothers and sisters in Christ, we need to claim, all of us, we need to claim that we are abide in Christ. That we are abide in Him. That's the principle of a Christian today. We need to abide what Jesus said to us. Therefore, abiding means obeying. Abiding means obeying. That is our first point. Now, the question is, how can we do that? How can we do that? Abiding means obeying. As we all know, it is not easy task to do. Parang hindi madali gampanin ito, no? Na dapat natin gawin. Hindi nga ba? Or hindi nga ba madali? Now, let us lead into the final point. What is the final point? The second point is abiding is yielding. In verse 24b, what the text said, we know by this that He abides in us by the Spirit whom He has given us. The Spirit whom He has given us. To whom we will lead, we will yield. To the third person of Godhead. Who is the third person, brothers and sisters in Christ? The Spirit of God or the Holy Spirit. That is the third person of Godhead. The Spirit mentioned in here in Greek is pneumatos. Pneumatos, in which we get the word in theology, pneumatology. That is the original word. Those who know are certain, assured, there is an absolute peace and wisdom of their identity. Identity in Christ. And that we are abiding in Him. Wow. This is none other than through the Holy Spirit. We need to know also, brothers and sisters, what the works of Holy Spirit. What does the Bible says about the Holy Spirit? What does the Bible says about the Holy Spirit? The Holy Spirit says, a mark of a believer. A mark of a believer or a seal. Zeal. No? In Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, what he said, we receive the Holy Spirit of God when we believe in Jesus. Wow! If you believe in Jesus, you receive the Holy Spirit. And that is right. Brothers and sisters, if you do not believe in Jesus, you did not receive the Holy Spirit. That is true. In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise. The promise of the Holy Spirit. Or the Holy Spirit of the promise. Who is a first installment of our inheritance in regard to the redemption of God's own position to the praise of His glory. Redemption to God. Nakikita po ba natin, mga kapatid? Ang pagtubos sa atin ng Diyos. Mapalad po tayo. Bakit?
Nakita po natin dito, the redemption of God's own position. Wow. Hindi niya tayo ikinaila, no? Hindi niya tayo iinisang tabi. Bagkos tinubos niya tayo. Bakit? Para tayo mananatili. Saan? Sa ating posisyon na kung saan ang posisyon ng Panginoon. Ano ba ang magiging posisyon natin? To praise Him. Because He is holy. And to glorify Him. In John chapter 3, verse 5 to 6, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit," you heard this text, brothers and sisters in Christ? "He cannot enter the kingdom of God." Nakakalungkot po yun. "That which has been born of the flesh is flesh. And that which has been born of the Spirit is Spirit." Wow. Now we are born in the Spirit. Why we need to live also what the Spirit leads to us? Paano ka ba nililid ng Holy Spirit, mga kapatid? Paano ka ba ginagabayan ng Holy Spirit sa buhay mo sa pang-araw-araw? And that is the mark of a believer. The mark of a believer na makikita sa buhay niya na yung Holy Spirit o yung banal na Espiritu, siya na ang nananatili sa kanya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Sa madaling salita, ikaw, ako, tayo, hindi na dapat tayo namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Na hindi tayo ginagabayan o hindi tayo pinapangunahan ng banal na Espiritu. Bakit? Because we are born in the water and the Spirit. That we need na panghawakan natin, mga kapatid, yung bagay na ito. Panghawakan natin na dapat makapasok tayo sa kaharian ng ating Diyos. We need to do this. We need to come to God. We need to believe in God. We need to obey God. That's the way to enter the kingdom of heaven. The kingdom of God. And then, witness of a believer. Who is the witness of the believer? Also in Romans chapter 8 verse 16, the Spirit testifies, if we are truly a children of God, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Wow. The Holy Spirit testifies who is the children of God. Mga kapatid, if you know you are the children of God, you need to see what the Holy Spirit works in your lives every day. Kasi kung hindi mo nakikita ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid, nakakalungkot po. Bakit? Siya po yung witness. Siya po yung nakakakita sa araw-araw nating ginagawa. Sa araw-araw nating pagkilos sa sanlibutan ito na ating ginagalawan. Sino? Ang banal na Espiritu lang naman. Wow, wag nating ilang, mga kapatid. Dahil ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa ating buhay, tiyak po. Tiyak po tayo na makakarating tayo sa ating paroroonan. Nais niyo po ba yun, mga kapatid, na makakarating po tayo sa Kingdom of Heaven? Of course, yes. We need to claim that. We need to claim that we are a children of God and we need to go there. Kaya nakakalungkot po yun eh. Isa kang Kristiyano o isa kang naglilingkod sa Diyos, ngunit hindi mo pinanghahawakan ang patutuo ng banal na Espiritu sa buhay mo, malamang sa malamang, hindi ka talaga makakaparoon sa Kingdom of God. Yan po ang katotohanan. Therefore, in abiding, we are expected to yield to the Spirit of God. We need to expect in our lives today. We need to expect that yield to the Spirit of God.
Magpapasakop po tayo, mga kapatid. Paano tayo magpapasakop sa banal na Espiritu? We need to expect that. That is the two points na ating napag-aralan po sa oras na ito. Now, in our conclusion, abiding means obeying, resulting into the manifestation of Christ in us. Christ who gives us the commandments to obey. Commandments to obey. To obey that Jesus, the Son of God. Abiding means yielding, resulting into the attestation of the Spirit in us. Wow. Holy Spirit give us the capacity to obey. Wow. Kung ikaw, hindi mo kayang mag-obey sa kalooban ng ating Panginoon, the Holy Spirit works with you. Works with us. Dahil siya lang naman ang may kapasidad. No? Siya lang naman ang may kapasidad para tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon at sa kagustuhan ng ating Panginoon. In 1 John chapter 4, verse 6, we are from God. Take note of this. The one who knows God listens to us. The one who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. In this verse, brothers and sisters in Christ, we know the spirit of truth and we know the spirit of error. The spirit of truth and the spirit of error is easy to detect. It is abiding in the truth. Who is the truth? No other than His name is Jesus. That is the truth. We don't need to master the faith. Brothers and sisters in Christ, we don't need to master the faith. What we need to practice or to master, we just have to master the genuine in order to not be deceived. We need to practice the genuine, the truth. In that way, we are not deceived. No? Hindi tayo madideceive ng kaaway o kung sino man. Bakit? Minamaster natin yung genuine. Paano natin ito minamaster? Through the Word of God. Through the truth. Which is Jesus Christ and the Holy Spirit. The question is how we can determine what is the spirit of truth and the spirit of error. No? How can we determine? Paano natin malalaman? This is the best way to do. Ano ba yung the best nakaparaanan? Is to go back to the scripture. Go back to the scriptures. If we want to be sure of the things we hear, we say, we experience, and etc., let us be mindful and read to our own Bible daily, every day, and every night. Brothers and sisters in Christ, pag nakaligtaan natin ito, paano na? We need to give our time to read our Bible. Short time, long time, or whole time. Tayo rin din naman ako makapamili. No? By the way, this is the interesting topic in next week's sermon. No? Next week's sermon, mas matindi pa, mas interesting pa on how to test the Spirit. Kaya huwag po tayong lumiban. Huwag po tayong magkaroon ng time dun sa mga bagay na walang kabuluhan. Bigyan po natin ang time, mga kapatid, upang makita natin ang interest ng ating Panginoon at ang interest mo rin sa Panginoon. Saan? Sa pakikinig ng kanyang salita. You know, our first thing, the money detector and the bank teller. Now, a money detector is not primarily detecting the fake, right? It is always detecting the real money. No? And the same thing goes to a bank teller. That's why it is easy for them to know what is fake. Wow. Dapat ganun din po tayo sa buhay nating mga mananampalataya.
No? Makita natin kung alin ba ang totoo. Kung totoo ba ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kung ikaw ba ay totoo ng Kristiyano. No? Kung tayo ba ay totoo ng Kristiyano. No, we need to practice. We need to master genuine. Same is true to us. In order to determine the spirit of error, please, 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 read our Bible. Yan lang naman pakiusap sa atin ng ating Panginoon. Eh. No? Basahin natin. Hindi lang dapat natin basahin ang ating Bible. We need to study. We need to study what God can do to us. Ganun po kaganda, mga kapatid. Bagamat nahihirapan tayo, oo. Huwag nating isipin na nahihirapan tayo. Isipin natin, gaya ng ating napag-aralan today, kung ano ang magagawa ng banal na Espiritu sa pag-aaral mo at sa pagbabasa mo ng kanyang, ng salita ng ating Panginoon. The problem is, do you master the Scripture? Ito po yung problema eh. Problema, nino? Problema po nating lahat. Namamaster po ba natin yung Scripture? Sa simpleng bagay, mga kapatid, no? Sa kunting sharing, minsan kahit tayo, kahit ako, wala exempted sa atin. Minsan naguguluhimanan tayo, no? Naguguluhan tayo. Ano nga bang verse yun? Kaya napakaliwanag po, mga kapatid, the problem is, do you master the Scripture? Take note, Jesus did what about us? Yan ang katotohanan. I believe we should as well. We need to believe because Jesus Christ is a true God. That's right. And the Holy Spirit moves in us. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi mo talaga kaya saklawin kung ikaw lang ang kikilos pag hindi mo hinihiling sa banal na Espiritu. In our application, we are to abide in Christ in order to be aware of the real things. Kaya tayo nananatili sa ating Panginoon. Bakit? Para maging aware tayo sa mga totoong bagay. We who belong to God must keep the four. It's not only three. This is four. Four things that John pictured on his epistle. What is the four things? By believing, that is the one. The second, by loving. The third, by obeying. And the fourth is by abiding. That's the four things that John pictured in this epistle. Brothers and sisters in Christ, in the Spirit of God, we can truly know who belongs to God. Wow. Ngayon, sa challenge po sa ating buhay, sa ating pagtatapos, yung challenge po natin, kapatid, nasubukan mo na bang tumanggap ng peking pera? Kung nasubukan mo, alam mo kung papaano mo madidetect. Tama? Ngayon, ano sa tingin mo o ano sa palagay mo ang reaction mo? Ano ang reaksyon mo o mararamdaman mo pag ang nahawakan mo ay peking pera? No? Ang reaksyon mo, masasagot mo yan sa sarili mo. No? Bakit? Mahirap maloko. Yan ang totoo. Kaya kung tayo ay nasa hindi totoong paglilingkod, naku mga kapatid, matakot ka na. Kasi darating ang araw, alam mo ang patutunguhan mo. Mahirap paloko, marami ang napahamak. Bakit? Dahil sa panuloko ng iba. Ikaw ba? Tayo ba? Bilang mga Kristiyano, nagagawa pa rin ba nating manloko sa iba? Nagagawa mo pa rin bang lokohin ang kapwa mo? Dapat hindi. Isa lang ang sigurado. Ano ang sigurado? Sa ating tumanggap kay Jesus. Paano mo siya tinanggap? Hindi piki. Hindi piki ang kaligtasan. Yan ang totoo. Tinanggap natin dahil malinaw at sa simula pa lamang
ay mayroon na tayong kaalaman patungkol sa mga bagay na totoo. Ano yung mga bagay na totoo? Yan ay walang iba kundi kay Kristo lamang. Manampalataya tayo sa Kanya, mananatili tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa at pagsunod sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, tingnan po ninyo sa inyong screen. Doon sa last part po natin, may nakalagay po dyan na real at fake. Napapansin po ninyo na hindi kayang daigin ng fake ang real? Yan po ang katotohanan. That's why we need to know the spirit of truth and the spirit of error. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, for this beautiful day. Thank you so much for your word, for your beautiful message na amin pong narinig, Panginoon. Until today, until tomorrow, until the end, we need to believe in you, Lord. We need to obey your word. You need to obey your command. And that is the work of the Holy Spirit right now. Lord, patuloy mong pangunahan ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong turuan ang bawat isa sa amin. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay hindi totoo. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maging biro-biro lamang aming pagsunod. Bagkus, patuloy niyong ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang katotohanan. Katotohanan na matatagpuan lamang namin sa iyo. Walang iba kundi sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ganun din po ang aking panalangin sa aking mga kapatid. Lalong-lalo na sa panahon po ngayon na hindi kami nakapag-face to face. Ngunit naway makita nila at masumpungan nila ang iyong mga salita, Panginoon, at panghawakan nila at sundin nila ang iyong kalooban at ang iyong kautusan. Gaya ng iyong kautusan na manatili kami. Manatili kami sa pag-ubay. Manatili kami sa pag-yielding. Dahil ikaw ang totoo. Ikaw ang Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin.